Blake and Sayo, sa video natin ngayon ay tatalakayin natin yung isa pa sa nakitirang speed session na pwede nyo pang gawin na idagdag sa inyong running routine. So tapos na tayo sa tempo, interval, and then hill repeats. So ang topic natin sa training ngayon ay it's all about fartlek running, letter F-A-R-T-L-E-K, fartlek. So ano nga ba yung fartlek? Paano yung ginagawa? Yun yung gagawin natin today at makikita ko sa inyo. So ano ba yung fartlek? Fartlek is a Swedish word. So galing siya sa Sweden. Imported. So ang ibig sabihin nun, in English term is speed play. So pag sinabing speed play, so yun nga, alam naman natin na speed na, may play pa. So ibig sabihin nito, malaya kang gagawin yung speed na gusto mo within a certain distance na maisipan mo. So typically lalaruin mo yung laro. Dahil diba yung run is considered laro siya. So yun, nilaro mo na yung laro pag ginawa mo yung fartlek. Yun, syempre malaya ang gawin. Pwede, dito, pwede mo isang tabi muna yung running watch mo, GPS watch mo. So gagawin mo yung pagtakbo within a certain point to point. Wala na, naisipan mo. Nara ito, yung lamp post na yan. Tatakbo ko dyan ng 5K effort. Tapos hanggang dun sa may taong palusong. So yun, parang 90% effort. Tapos pagdating dun sa dulo dun, magre-recovery ka. At least ang recovery mo ay recovery jog na marathon pace. So bibigyan ko kayo ng example. Ako, di ba, ako na around 19 minutes yung 5K ko. So ang 5K race pace ko is about walang 4. So yun yung magiging pace ko mula doon sa point ng lamppost papunta doon. O di walang 4 pace. Tapos pag sinabing marathon pace, so ako ay 325 marathoner. Pag in-average yun is around walang 5 yung pacing nun. So mga around 448 kung di ako nagkakamali. So yun yung magiging recovery jog ko, around 448. Ganun po yung tinatawag pag sinabing marathon pace tsaka 5K race pace. Yun yung parang depende yun sa'yo. So yun yung example nun sa akin. So pwede din naman ay kunwari 4 minutes na sprint and then 2 minutes recovery. Pwede din yun. Kuya Tommy, morning po. Pwede din yun. Pero dahil nga mas ipapre, kung gusto mo lang naman nabigyan ng structure yung fartlek running mo na ginagawa, so ganun, paulitin na lang din, 4 minutes run, 5K race effort, and then recovery ng marathon pace mo at least 2 minutes, and then yun, 5K go, 5K race pace ulit, and then hanggang makover mo yung at least around 30 minutes or 20 minutes of fartlek running. So gagawin mo to ganun ulit, warm up ka muna at least 10 minutes. Sa akin yun nga, alam nyo naman ako by kilometers, so 2 kilometers na warm up, and then around 20 to 30 minutes fartlek. Tapos yun, bali recovery jog pagkatapos ulit. Lagi natin gagawin yung recovery jog. Sana malinaw na yung fartlek. Kakaroon ka dito ng kalayaan at tumakbo sa pacing na nais mo. Pero yun nga, sabihin nyo mahalaga ba ito? Pero syempre, iba pa rin yung speed session gaya ng tempo at interval. Dahil doon, syempre dahil structure dyan, yun yung mas may programa. So ito, pwede mo lang ito isalit pag yung mga time na gusto mo lang mag-enjoy. So ito, at the same time gusto mo mag speed session, so ito, fartlek running, mahalaga to. Ito naman, by experience, nang tatanungin nyo, yung fartlek running, ginagamit din yan ng mga medyo veterano nating runner. Kahit sa race, so payo ko sa mga newbie, pag magre-race tayo, kung meron kayong nakitang runner na gusto nyo sabayan, batiin nyo. Tapos magpaalam kayo kung pwede kayong isabay dun sa pace niya. Kasi meron, hindi naman lahat, merong mga veteranong runner na ayaw na may bumubuntot sa kanila. So ako minsan naramdaman ko din naman yun, to be honest sa inyo, ganun. So ang gagawin nila sa inyo ay susunugin nila kayo. Alam niyo kung paano gagawin nila, pakakapitin nila kayo. So akala nyo, kaya nyo sila. Ito, di kayo naman sisabay sa pacing nila, buntot kayo sa likod. And then eventually,
bibilisan nila unti-unti hanggang masunog kayo yung pacing. So ganyan din sa fartlek. Parang yung recovery na marathon pace, and then syempre kagat ka dun, and then unti-unti nililipat niya na dun sa 5k na race pace niya. So yun, payo ko sa mga newbie sa race or kahit sa ensayo, magpaalam kayo muna dun sa mga runner na gusto nyo sabayan. Wala namang masama, dahil karamihan naman sa mga runner is friendly talaga. Dahil pag minamalas-malas kayo ng sinabayan at medyo may pride yung runner na sasabayan nyo, malamang susunuginin kayo. So ganun din dito sa fartlek, parang magkahalintulad siya. Sa race ginagamit din to ng iba. So yun, yun sabi ko, ultimate pansunog sa mga kalaro mo. So asang-asa sila na yun na yung lahat, and then eventually dadagdagan mo unti-unti hanggang bumitaw na sila. So yun, actually sinisimula ko yung warm up ko, nasa 600 meters na ako dahil tumakbo na ako kanina. So kompletuhin ko lang to, and then simulan na natin yung fartlek. So nasa ano pa rin tayo, warm up. So katulad ng mga speed session na ginawa natin, syempre ang benefits ng fartlek, syempre makakapagbigay siya ng leg strength pa rin. So mag-increase yung VO2 max mo. At ang pinakamahalaga kasi dito is yung matuturuan mo yung body mo na magpalit-palit ng paces. So ganun, syempre sa race magagamit natin to, dahil hindi naman ang race natin iba-iba. Syempre may hilly, may flat route, may pakurbada. So dito sa fartlek, dito natin natuturuan yung body natin makapag-adjust agad ng pacing dun sa ibibigay na ruta sa atin. So dahil diba sa fartlek, paiba-iba tayo ng pace. So recovery ka, then bugso ka ulit. So ito, regardless kung paahon, pakurbada, or pa-straight yung route na dadaanan ko, so magme-maintain tayo ng pace na yun nga, sa akin yung at least 5k race pace natin, yung 90% effort. So yun, magiging masaya itong fartlek. So yung mga araw na parang natawid ko talaga na mag speed session gaya ng mga interval na naka-structure, so ito maganda at pwede mo ito isalit sa mga araw na yun. So pero syempre hindi ko maire-recommend na linggo-linggo ang gawin muna ng fartlek, dahil iba pa rin yung may structure na training. Ayan, nakatukay na ako, sabi ng relo. So ang gagawin ko ngayon ay by, hindi by distance or by time, kung ano lang yung maisipan kong takbuhin ng mabilis. So ngayon, pakita ko sa inyo ay hindi tayo sa straight. So bibigyan ko kayo ng idea mula rito hanggang dun sa puting multi-cab, around nagpas 200 meters yun. So gamitin ko yung fartlek na yung gagawin natin. So go! Walang kwarto ng pace, dadaan tayo sa kurbada. Bata ulit. Konti na lang. So ayun ay marathon pace na. Recovery ng marathon pace. Mga 5 recovery. So wala akong susundin sa
distance or time sa recovery. Basta maisipan ko lang, tumakbo ba na mabilis. Ganyan. So, na-recovery pa rin. Ang target ko naman yung uphill. So, manadjust ang watch eh. Hanggang doon sa tuktok ng uphill. Go. Start. Oo, ayan, recovery tayo, papagod sa awan. So, recovery, obviously makita nyo na mabilis itong recovery kasi ito yung marathon pace ko. Mapaganto siyempre matagal mawala yung hingal, paraan doon habaan na lang natin yung marathon pace saka tayo uli mag-proceed sa fartlek speed. Try natin mag-trail. Ayun. Trail tayo. Minsan-minsan paralas ko sa body nyo na tumakbo sa trail ganito sa mga uneven surface para katulong din kasi para lumakas mga joints natin tsaka ankle. Tapos mas malambot kasi ang pagland ng foot natin pag sa lupa, so hindi siya kasing tigas pag pavement yung takbuhan mo. So ito mula dito hanggang doon sa may pa ang Bacolao ay bibilisan natin yung pace. Go! Let's go! Dito tayo. So yun, ulit lang naman. So yun, sana natulungan ko kayo para magkayo kayo ng idea kung paano ginagawa yung fartlek running dahil maaaring
nabili din na to sa mga medyo advanced na runner. So ito po yun, talagang nakakatulong to. Tapos at the same time, mag-enjoy ka talaga sa fartlek running. So dito ko na po tataposin yung vlog. Tutuloy ko yung fartlek ko. Sana may natutunan kayo ulit dito sa mga series natin ng speed session na magagamit nyo sa inyo running, sa running routine nyo, para mag-improve kayo, para lumakas at the same time yun niya magkaroon tayo ng speed. Kung nagustuhan nyo yung ganitong content, sana patuloy nyo subscribe. Paki-like yung video natin. Tapos kung may mga additional question kayo or any comment, feel free lang na isulat nyo yun dyan sa baba sa comment section. Muli, maraming salamat. I-share na din yung video sa mga running friends natin. So yun, ingat kayo sa mga runs nyo. God bless sa lahat. Maraming salamat. Dito ko na natapunan yung session ko for the day. 36 minutes na ako total of running talit sa fartlek. Mamaya papakita natin yung graph. So yung mga graph na tumataas, yung pace, yung mga oras na nasa 5K race pace ako. So yung mga medyo mababa, so yun naman yung nasa recovery pace ako. So papakita natin yung graph.